Marshall Peak, Kabanata 341. Pangangibabaw na kayabangan. Pagtingin sa ibaba mula sa mataas na plataporma, ang Evil Spirit Spring na tumakip sa lupa sa ibaba ay tumaas na sa napakataas na posisyon. Ang tubig sa bukal na ito ay hindi talaga likido, ngunit ito ay parang likido, makapal at umaagos, na naglalaman ng lahat ng uri ng kasamaan at panganib. Ang masasamang espiritu ay nagagawan para sa tubig ng bukal na ito tulad ng isang kawan ng mga itik, na patuloy na nilalamon ng enerhiya sa loob. Pero kung ang isang martial artist ay nahulog dito, tiyak na hindi sila magkakaroon ng magandang wakas. Ngunit ngayon, si Yang Kai ay nababalot ng itim na chi, ganap na hindi naapektuhan ng tubig ng Evil Spirit Spring. Para siyang isda na lumalangoy sa tubig, patuloy na lumalangoy pabalik-balik. Kahit saan siya dumaan, lahat ng nagkalat na Evil Spirit Essences ay sinipsip sa kanyang katawan. Paminsan-minsan, makakatagpo siya ng isa o dalawang Evil Spirit, ngunit hindi siya inaatake ng mga ito. Ang mga Evil Spirit na ito ay tila hindi napansin ang kanyang pag-iral at pumikit sa kanya. Natigilan lahat ang grupo ng mga tao. Natigilan din ang matandang nasa mataas na plataporma, puno ng hindi makapaniwala ang mukha. Kakaiba ang kasalukuyang kalagayan ng batang ito. Ang enerhiyang ipinalalabas niya ay ganap na naiiba mula sa dati, puno ng isang masama at brutal na aura. Siya ay tulad ng isang mamamatay tao na demonyo na nawala sa kanyang isip, at ang kanyang aura ay napakasama kaya't nanginginig ang mga puso ng mga tao. Ang mas ikinagulat ng matanda ay ang kasalukuyang nangongolekta ng Evil Spirit Essences ni Yang Kai. Matagal nang nag-aaway ang Evil Spirits, kaya maraming Evil Spirit Essences sa ibaba. Ilang saglit lang pumunta doon ang brat na iyon, ngunit nakakolekta na siya ng ilang dosenang bola. Sapat na iyon para mainggit ang mga tao. Bukod dito, direkta niyang sinisipsip ang Evil Spirit Essences sa kanyang katawan, na parabang hindi siya nag-aalala na ang kasamaan na nilalaman ng mga essences na ito ay magdudulot ng anumang pinsala sa kanya. Kehehehe. Masayang lumangoy si Yang Kai sa tubig ng Evil Spirit Spring, kinokolekta ang mga essences habang patuloy na nagpapakawala ng malamig na tawa. May kung anong sorpresa at pagmamalaki sa kanyang pagtawa, ngunit higit pa doon, ito ay pagkasabik. Apwatuwang-tuwa ang kanyang katawan at isip, maging ang kanyang dugo ay kumukulo, na parabang hawak niya ang isang hubad na kagandahan sa kanyang mga bisig at nilalasap siya. Ang matigas na gininto ang balangkas ay pumipintig ay ritmo. Ang Evil Spirit Essences na kaka-absorb pa lang nito ay nagpasaya sa Golden Skeleton, at tuwang-tuwang nilalamon nito ang masamang enerhiya sa nakapalibot na tubig ng Evil Spirit Spring. Ang enerhiya na ito ay tila nababagay sa gana ng Golden Skeleton. Ang kanyang katawan ay naging isang malaking puyo ng tubig, sinisipsip ang lahat ng masamang enerhiya sa paligid niya. Hindi lamang hindi nakaramdam ng hindi komportable si Yang Kai, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan. Hindi niya alam kung bakit ito ang nangyari, ngunit dahil ang gininto ang katawan ay nagustuhan ng ganitong uri ng enerhiya, hindi na kailangang pag-aralan ito. Kulang na lang ay i-absorb niya ito. Matapos huminga ng ilang sandali, biglang nakaramdam ng saturation si Kai Yang. Ito ay hindi na ang gininto ang katawan ay puno. Ang gininto ang katawan ay parang isang napakalalim na hukay. Gaano man karaming enerhiya ang hinihigop nito, hinding-hindi ito mabubusog. Sa halip, ito ay dahil naabot na niya ang limitasyon ng kanyang kasalukuyang kaharian. Kung hindi niya nalagpasan ang kadena na ito, hindi nasisipsipin ang gintong katawan. Kung hindi, magiging pabigat ito kay Yang Kai. Batid niya ito. Hindi maiwasan ni Yang Kai na makaramdam ng kaunting panghihinayang. Ang nakakabaliw na pagsipsip na ito ay hindi lamang nagpuno ng Golden Avatar, ngunit nag-imbak din ng halos 100 Evil Spirit Essences sa dantian. Si Yang Kai ay walang oras upang pinuhin ang mga essences na ito, kaya maaari na lamang niyang ilagay ang mga ito sa dantian sa ngayon. Hindi na siya nakapagligtas pa. Lalong interesado si Yang Kai sa espesyal na essence na naiwan ng Soul Evil Spirit. Kung ikukumpara sa iba pang essences, ang isang ito ay walang alinlangan na iba. Kinailangan niyang mabilis na pinuhin ito para mas marami pa siyang maabsorb at makuha ang pagkakataong makalusot sa kanyang kasalukuyang kaharian. Sa pag-iisip, biglang uminit ang puso ni Yang Kai. Paglingon ni Yang Kai, nakita ni Yang Kai na ang grupo ng mga tao sa mataas na plataporma ay nakatingin pa rin sa kanya nang nag-aalala. Sa partikular, hindi maitago ng Ho Sisters ang pag-aalala at pag-aalala sa kanilang magagandang mata. Nakaramdam ng init sa kanyang puso, sumugod si Yang Kai sa mataas na platform at kumaway sa kanila. Ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong purifying spirit bottles. Kehehehe. Si Chen Ying umisi ng mata ko. Alam kong si Brother Yang ay isang matuwid na tao. Pagkasabi nito, mabilis niyang tinipon ang lahat ng purifying spirit bottles at inihagis kay Yang Kai. Mayroon lamang 5 purifying spirit bottles. Kabilang sa kanila, 3 ay mula sa Treasure Instrument Sect habang 2 ay mula sa Ghost King Valley. Ang Ho Sisters ay tumakas lamang sa lugar na ito, kaya natural na wala silang anumang purifying spirit bottle. Ang isang bote ay maaaring maglaman ng 20 essences, kaya 5 purifying spirit bottles ay katumbas ng 100. Sa napakaraming bilang, sino man ay hindi maiwasang matukso. Nagpatuloy si Yang Kai sa pag-shuttle pabalik sa Evil Spirit Spring. Gumagala ng walang prinsipyo sa hindi mabilang na Evil Spirits, palagi niyang ginagamit ang kanyang purifying spirit bottles para mangolekta ng essences. Pagkatapos mapuno ang isang bote, lilipat siya sa isa pa.
Pagkaraan ng ilang sandali, napuno ang lahat ng limang bote. Ang matanda at ang mga disipulo ng Free and Unfettered Sect ay nakatitig sa kawalan, ang mga mata ng lahat ay puno ng kasakiman at inggit. Masyado silang abala sa pakikipaglaban sa mataas na platform na ito na wala man lang silang oras upang mangolekta ng star sources, ngunit si Yang Kai ay gumagala-gala lamang sa tagsibol ng walang pag-aalinlangan, nangongolekta ng sunod-sunod na star source na magpapapula sa mata ng sinuman. Maingit. Kung ikukumpara ang dalawa, paanong hindi sila maingit? Ang matanda ay napuno na ngayon ng panghihinayang, ang kanyang lumang mukha ay puno ng sari-saring emosyon, lahat ng uri ng emosyon ay umiikot sa kanyang puso. Kung alam niya na ang munting brat na ito ay may napakahusay na kakayahan, paano niya napunit ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan kay Yang Kai? Gayunpaman, sa sandaling ito lamang niya nasaksihan ang kanyang pagiging misteryoso at lakas. Nagsisiman siya, wala itong silbi. Gayun lang, noong sinaktan niya si Yang Kai, tuluyan na niyang sinira ang anumang pag-asang makipagkaibigan kay Yang Kai. Kahit na hindi niya makuhang tulungan si Yang Kai na lumikha ng mahiwagang defensive barrier na iyon, maaari man lang siyang mangolekta ng ilang essences para sa kanya. Ang aksyon ni Yang Kai sa pagkolekta ng essences ay mas simple kaysa sa pagpili ng pakwan. Isang malas na taon, pinabayaan niya ang napakagandang pagkakataon. Sa isang iglap, naramdaman ng matanda ang pananakit ng kanyang ngipin, pananakit ng atay, pananakit ng tiyan, pananakit ng buong katawan. Kumuha si Yang Kai ng 5 punong bote at inihagis ang mga ito, hindi nagmamadaling bumalik, sa halip ay lumulutang sa ibabaw ng Evil Spirit Spring, lumingon siya at malungkot na sinulyapan ang matanda. Bumilis ang tibok ng puso ng matanda, hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng tingin ni Yang Kai. Habang siya ay nakakaramdam ng hindi pagkakaunawaan, nakita niya si Yang Kai na umisi sa kanya, ang kanyang mga escarlata na mata ay kumikislap ng pakaibang liwanag habang siya ay maluwag na lumipad. Ang lahat ng nasa mataas na plataforma ay nasa mataas na alerto, na parabang may kaharap silang malaking kalaban. Nahihirapan na silang harapin ang mga evil spirit na ito, kaya kung sinamantala ni Yang Kai ang pagkakataong ito para magdagdag ng insulto sa pinsala, matatapos sila. Ito ay talagang isang kaso kapag umuulan ay bumubuhos, kapag ang bangka ay huli, ang hangin ay umiihip. Palihim na sinisi ni Yu Qing ang matanda sa kanyang pagmamadali ngayon at ngumiti kay Yang Kai mula sa malayo, sinabing, "Kaibigan, pakiusap, dahan-dahan, ang aming malaya at walang harang na sekta ay walang sama ng loob sa iyo, mangyaring mag-isip ng dalawang beses bago ka kumilos." Nang makitang kumilos si Yu Qing sa napakababang paraan, ang mga disipulo ng Ghost King Valley ay hindi napigil ang makaramdam ng matinding kagalakan. Sa muling pagtingin kay Yang Kai, hindi nila naisip na siya ay masama. Sa halip, sa sandaling ito, ang kanyang likod ay gwapo at pambihira. Wala siyang sinabi. Hindi siya gumawa ng anumang aksyon, ngunit ang kanyang presensya lamang ay sapat na upang manginig sa takot ang kanyang mga kaaway. Bilang lalaki, ganito dapat. Sabi ni Chen Yi na may pagsamba. Tumuso si Leng Shan at ipinikit ang kanyang mga mata. Kaibigan, kung may sasabihin ka, pwede nating pag-usapan. Nakita ni Yu Qing na nananatiling tahimik si Yang Kai at hindi alam kung ano ang gusto niyang gawin. Panay lang ang tawa niya. Malungkot din at hindi sigurado ang mukha ng matanda. Nanatili siyang tahimik, pinahintulutan si Yu Qing na kumilos na parang apo, ngunit gusto rin niyang gamitin siya para magtanong tungkol sa mga intensyon ni Yang Kai. Mayroon akong gusto. Tulad ng pakiramdam ni Yu Qing ay hindi mapakali. Ibinuka ni Yang Kai ang kanyang bibig. Natahimik si Yu Qing at mabilis na sumagot. Ano ang gusto ng kaibigan? Hanggat mayroon nito ang aking Free and Unfettered Sect, ibibigay namin ito sa iyo. Ibibigay namin ito kaagad. Narito ang iyong Purifying Spirit Bottle. Tumisi si Yang Kai, ang kanyang mga puting pangil ay lumilitaw na nakakatakot dahil nakabalot sila ng itim na chi. Siyempre, si Yu Qing ay hindi nang ahas na magpabeya at mabilis na inilabas ang Purifying Spirit Bottles na dala ng kanyang mga kapatid. Dalawang Purifying Spirit Bottles lang ang dala nila, ito ay isang bagay na malinaw din kay Yang Kai. Bukod dito, ang dalawang bote na ito ay naglalaman din ng ilang Evil Spirit Essences. Bahagyang itinago ang mga ito. Paglingon sa matanda, makahulugang ngumisi si Yang Kai, dahan-dahang pinaikit ang kanyang mga mata habang sinasabi niya. Kailangan mo pa ba akong magsabi? Malamig na ngumuso ang matanda, halatang hindi masaya ang kanyang ekspresyon. Isa siyang Immortal Ascension Boundary 5th Stage Master, at kahit alam niyang makapangyarihan si Yang Kai, sa katunayan, hindi siya natatakot sa kanya. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang apat na junior na kailangan niyang alagaan. Nang walang kasiguraduhan na papatayin si Yang Kai sa isang suntok, ang matanda ay hindi nang ahas na kumilos ng padalus delos. Dahil si Kai Yang ay tahasang humiling ng isang bagay mula sa kanya, at sa harap ng isang junior, natural na hindi maiwasan ng matanda na makaramdam ng kaunting kahihiyan. Sa isang tabi, ayaw na ng matanda na pukawin pa si Yang Kai. Matapos sumanggot, pinigilan ng matanda ang kanyang galit at sinabi, "Ibigay mo sa kanya." Pero, nag-alinlangan ang isang binata sa tabi ng matanda. Obviously, ayaw niyang sumuko ng ganoon kadali. "Sabi ko ibigay mo sa kanya." Sigaw ng matanda. Oo, galit na tinitigan ng binata si Yang Kai, nagnangalit ang kanyang mga ngipin, naglabas ng dalawang Purifying Spirit Bottles mula sa kanyang manggas, at inihagis ito kay Yang Kai. Inabot ni Yang Kai at nahuli sila, na walang pakialam sa binata.
Tatandaan kita, ingat ka. Ang binata ay puno ng sigla, at sa suporta ng kanyang mga elder, ninisyon niya si Yang Kai. Nanlamig ang mukha ni Yang Kai nang may malamig na liwanag na tumama sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa siya makakilos ay iniwas ng matanda ang kanyang kamay at sinampal ang binata. Pa! Sa isang walang katulad na malutong na tunog, ang binata ay pinaikot-ikot ng ilang beses sa lugar, at pagkatapos na patatagin ang kanyang sarili, ang isa sa kanyang mga pisngi ay biglang namula. Mamamatay ka ba kung hindi ka magsasalita? Mariin siyang tinitigan ng matanda. Ang matandang master na ito ay ayaw nang guluhin ang kakaibang maliit na batang ito, ngunit nagsasalita ka pa rin ng walang kaparirakan. Kung talagang pipilitin mo siyang kumilos ngayon, wala ni isa sa inyo ang aalis dito ng buhay. Halatang natulala ang binata sa sampal na ito, tila hindi inaasahan na sasampalin siya ng kanyang Hanord Master, natatakpan ang kanyang pisngi sa pagkatulala, ang kanyang mga mata ay puno ng kahihiyan at galit, ang kanyang mukha ay humalili sa pagitan ng pula at asul, ngunit hindi siya nang ahas upang ibuka ang kanyang bibig para magsabi ng kahit ano, nilunok pabalik ang dugo sa kanyang bibig. Munting kaibigan, nasisiyahan ka ba? Ang matandang lalaki ay sumulyap kay Yang Kai ng mahina. Ha ha ha. Tawa ng tawa si Yang Kai, tumanggaw ng paulit-ulit. Nasiyahan ako. Pakiusap bumalik ka, mabilis na sabi ng matanda. Si Yang Kai na nakatayo sa tabi ng kanilang mataas na plataforma ay palaging nagpaparamdam sa matandang lalaki na parang tinutusok siya sa likod. Siya ay patuloy na nagbabantay laban sa biglaang pag-atake ni Yang Kai habang sabay-sabay na nakikitungo sa evil spirit na nagpapahirap sa kanya na gawin iyon. Bawal magmadali. Dahan-dahang umiling si Yang Kai, ang kanyang ekspresyon ay kalmado at maayos. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng matanda, naging hindi sigurado ang kanyang ekspresyon. Ikanaway ni Yang Kai ang purifying spirit bottle sa kanyang kamay sa matandang lalaki at dahan-dahang nagsimulang kolektahin ang evil spirit essences na lumulutang sa kanilang mataas na plataforma. Ang mga essences na ito ay naiwan ng grupo ng matanda at ng grupo ng free and unfettered sect pagkatapos nilang patayin ang evil spirits. Marami sa kanila at dapat ay kanilang mga samsam sa digmaan, ngunit dahil walang sino man ang nagkaroon ng oras upang kolektahin ang mga ito, maaari lamang nilang hayaan silang lumutang sa paligid. Marshall Peak, Kabanata 342. Pinuhi ng mga essences. Habang pinapanood si Yang Kai na masayang kumukuha ng evil spirit essences, hindi napigilan ni Yu Qing na mapangiti, binuka ang kanyang bibig ngunit walang lakas ng loob na magsalita. Pangit din ang kutis ng matanda, at ang hilig niyang samuka ng dugo. Pagkaraan ng mahabang panahon, natapos ni Yang Kai ang pagkolekta ng evil spirit essences sa kanilang paligid, sumulyap sa kanila at tumawa. Magpatuloy, babalik ako mamaya. Ang pagsasabi nito ng malakas ay talagang nagparamdam sa isa na malapit na silang mamatay sa galit. Ang apat na purifying spirit bottles ay hindi pa napupuno, kaya umikot si Yang Kai bago bumalik. Pagdating sa mataas na plataforma kung saan nagpapahinga ang lahat, inihagis ni Yang Kai ang apat na purifying spirit bottles sa Ho Sisters at sinabing, "Bantayan mo sila, kailangan ko muna silang tunawin." Emph. Ang mga mukha ng Ho Sisters ay parang mga bulaklak ng peach habang matamis silang ngumiti. Bagamat ang huling apat na purifying spirit bottles ay ibinigay lahat kina Ho Mayor at Ho Jower, walang sino man mula sa Ghost King Valley o Treasure Instrument Sect ang nagreklamo. Bawat isa sa kanila ay nakakuha na ng 2 bote ng Evil Spirit Essences. Ang dating utang ni Yang Kai sa Ghost King Valley ay hindi lamang ganap na nabayaran, ngunit nagbigay din sa kanila ng malaking 6. Hindi na kailangang sabihin, pumunta dito si Tao Yang at ang iba pa mula sa Treasure Instrument Sect dahil gusto ng kanilang Hanord Master na makita kung ang Evil Spirit Essence na ito ay magagamit para sa Artifact Refining. Noong una, gusto lang nilang pumatay ng ilang Red Evil Spirits, pero ngayong umani na sila ng napakaraming 6, paanong hindi sila magiging masaya? Higit pa rito, tumalon si Ho Mayor sa Evil Spirit Spring para hanapin si Yang Kai, na nagpaunawa sa lahat na ang relasyon ni Yang Kai at ng kambal ay hindi kasing simple ng kanilang inakala. Hindi sila estranghero na nagkataon lang, hindi katakataka na nagawang iligtas ni Yang Kai ang kambal mula sa mataas na platform ngayon lang. Isinasaalang-alang ang lahat ng ito, lahat ay tumingin kay Yang Kai, pagkatapos ay sa Ho Sisters, lahat sila ay may suot na kakaibang ekspresyon. Oo naman, talagang malabag siya. Tihim na nagngangalit si Leng Shan habang nagmumura. Bumalik sa liblib na mundong iyon, sinamantala ng munting bastard na ito siya at si Zemo. Kung hindi dahil sa pag-atake sa kanila ng kaaway sa huling sandali, marahil ay magkasama na sila ni Zemo. Sa oras na iyon, kung talagang kinakain niya si Zemo, tinantya ni Leng Shan na hindi siya makakatakas mula sa pagkakahawak nito. Hindi niya akalain na kahit pumasok na siya sa Evil Cavern ay makakatagpo pa rin siya ng 2 dilag na hindi malinaw ang relasyon sa kanya. At saka, kambal sila. Ilang babae ba ang kilala niya sa labas? Kaya pala na-encounter niya ang napakababang bagay. Sa pag-iisip nito, mas lalong nainis si Leng Shan. Rihim siyang nagpasya na hindi na niya muling haharapin si Yang Kai. Kahit na siya ay talagang isang mabuting tao. Pero medyo naging playboy siya. Kung muli siyang lumakad kasama niya, maaaring mawala ang kanyang kailan isang puri nang hindi niya alam kung paano. Gusto pa rin niyang makasal sa isang magandang pamilya. Sumulyap sa magkapatid na Ho, gumalaw ang bibig ni Leng Shan. Walang tunog,
Ngunit binibingkas niya ang mga salitang love-struck fool. Ang mataas na plataforma ay napuno ng kagalakan. Naka-crossleg si Yang Kai sa lupa, binawi ang masamang enerhiya sa kanyang matigas na golden skeleton. Pinuno muli ng tunay na Yang Yuan Qi ng dantian ang kanyang mga meridian. Ang masamang enerhiya na nilalaman ng Evil Spirit Spring ay maaaring direktang maabsorb sa kanyang matigas na golden skeleton, ngunit ang Evil Spirit Essence ay hindi maabsorb. Kailangan itong pinuhin gamit ang True Yang Yuan Qi. Bahagyang nag-iimbestiga sa Dantian's Essence, nalaman ni Yang Kai na mayroong higit sa 100 sa kanila, ngunit isa lamang sa kanila ang maaaring matukoy na isang espesyal na essence. Ito ang naiwan ng Soul-type Evil Spirit matapos itong mamatay. Sa pag-iisip tungkol dito, nagpa siya si Yang Kai na isave ito para sa katapusan. Ang mga magagandang bagay ay dapat laging iwan hanggang sa wakas. Nanguna sa essence ng Dantian sa kanyang mga meridian, ginamit ni Yang Kai ang kanyang Yuan Qi para pinuhin ito. Kasabay nito, naramdaman niya ang mga tanikala ng sarili niyang martial daw. Binalot ng kadena ng langit at lupa ang kanyang katawan. Ang layer ng kadena na ito ay hindi maaaring maramdaman bago maabot ang isang tiyak na antas, ngunit sa tuwing ang isang cultivator ay malapit ng makalusot, malinaw nilang nararamdaman ito. Ang paglagpas sa layer na ito ng mga tanikala ay magbibigay daan sa lakas ng isang cultivator na tumaas sa susunod na antas. Kung hindi nila ito cultivator, ang kanilang paglilinang ay mananatiling stagnant. Ang mas malakas ay, ang hirap kasing basagin ang mga gapos na nakalagay sa katawan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit dahan-dahang tumaas ang lakas ng isang cultivator sa mga huling yugto. Minsan ang isang cultivator ay natigil sa isang tiyak na kaharian sa buong taon dahil nalilimitahan sila ng kanilang kakayahan na hindi makalusot sa bottleneck na iyon. Ang ganitong uri ng kadena ay lalo nakitang-kita kapag naabot ng isa ang peak immortal ascension boundary. Sa makatuwid, sa mundo ngayon, napakakaunting mga tao ang nakapasok sa above immortal ascension boundary. At ang bawat cultivator na nakapasok sa above immortal ascension boundary ay isang makapangyarihang Panginoon. At least, lahat sila ay mga master ng first class na puwersa. Kung may exception, ito ay si Ling Taishu. Pagkatapos ng lahat, ang High Heaven Pavilion ay isa lamang pangalawang klaseng sekta, at ngayon ito ay nasa bingit ng pagkawasak. Ginamit ni Yang Kai ang kanyang puso sa pakiramdam, tinitipon ang kanyang diwa, chi, at soul, patuloy na inaatake ang mga tanikala na nakagapos sa kanya. Unti-unting lumipas ang oras. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal ng panahon, biglang naputol ang patong ng kadena. Magaan ang buong katawan niya, na parabang kakalabas lang niya sa hula, at sa katawan at isipan niya na buo ang pakiramdam ng kalayaan. Parang hindi na kayang hadlangan ng mundong ito ang kanyang mga hakbang patungo sa rurok ng martial daw. Isang invisible na aura, kung saan si Yang Kai ang sentro, ay biglang kumalat, na lumilikha ng isang layer ng mga ripples na nakikita ng mata. Ang mga taong nag-uusap at nagtatawanan ay nagulat sa bigla ang paggalaw na ito at mabilis na lumingon kay Yang Kai. Matapos makumpirma na siya ay gumagawa ng ganoong kaguluhan dahil sa kanyang tagumpay, lahat sila ay may kakaibang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang lakas ng loob na makapasok sa ganitong mapanganib na kapaligiran, ang katapangan ni Yang Kai ay talagang kahanga-hanga. Yuan Qi Realm, ika-anim na yugto. Kahit na nagtagumpay siya sa paglusot, hindi agad bumangon si Yang Kai. Pinapaikot pa rin niya ang kanyang secret art, hinihigop ang Evil Spirit Essence na katatapos lang napino sa matigas na gintong skeleton. Ang golden skeleton ay hindi na puspose at gumawa ng parang whirlpool na suction force na nilamon ng purified Evil Spirit Essence. Mabilis na napatatag ang kaharian na katatapos lang pumasok. Sa dantian, mayroon pa ring masa ng Evil Spirit Essence na natitira. Ito ang espesyal na Evil Spirit Essence na naiwan pagkatapos nitong mamatay. Nang inagang mukha ni Yang Kai, at tumaas ang kanyang espiritu. Inaasahan din niya kung anong mga benepisyo ang may dudulot ng espesyal na Evil Spirit Essence sa kanya. Itinulak ito ng Yuan Qi sa kanyang mga meridian, dinadalisay at sinunog ito. Ang mga dumi ay unti-unting naalis, na nagiging walang silbi na mga sangkap na pinalabas mula sa katawan. Ito ay karapat-dapat na tawaging isang espesyal na Evil Spirit Essence. Si Yang Kai ay gumugol ng isang buong oras upang ganap itong pinuhin. Matapos damaloy ang pinong Evil Spirit Essence sa kanyang mga meridian, nagdulot ito ng kakaibang pakiramdam na nagpaginhawa sa kanya. Ito ay isang epekto na wala sa ibang Evil Spirit Essences. Bigla itong sumunod sa kanyang mga meridian at dumiretso sa tuktok ng kanyang ulo. Sa isang kisap mata, nawala ito. Sa susunod na sandali, naramdaman ni Yang Kai na ang kanyang espiritual na enerhiya ay tumaas ng malaking halaga. Ito ay talagang isang Evil Spirit Essence na maaaring magpapataas ng kanyang espiritual na enerhiya. Hindi lang yun, parang may iba din. Binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata, at tila may kuryenteng damaloy sa kanila, kumikinang ng maliwanag habang nag-iisip siya saglit. Hindi maiwasang magpakita ng kakaibang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Dahan-dahan siyang bumangon. Tumingin si Yang Kai sa mataas na plataforma kung saan naroon ang matanda. Brother Yang, okay ka lang? Nagmamadaling tanong ni Chen Yi. Emph, hindi ako maaaring maging mas mahusay. Bahagyang tumanggong si Yang Kai. Sa pagtingin sa matanda, unti-unting naging mapanganib ang kanyang mga mata. Tila batid ang tingin ni Yang Kai, hindi maiwasan ng matanda na lumingon. Sa isang sulyap lang ay napakunot ang noo ng matanda.
Napag-alaman niya na ang kakaibang binata na ito ay tila iba na sa dati. Kung ikukumpara noon, parang naging mas confident siya, mas mayabang, at naging masungit. Kakatapos palang makalusot sa isang maliit na kaharian, may mga ideya na siya tungkol sa matandang ito. Napangisi ang matanda sa kanyang puso, talagang sobra ang pagpapahalaga sa sarili. Talagang iniisip niyang kayang matandang ito. Ngayon lang, para agawin ang espesyal na evil spirit essence, inatake ng matandang ito si Yang Kai. Kung hindi dahil sa magandang pangangatawan ni Yang Kai, sa sobrang dalisay na Yuan Chi sa kanyang katawan, at sa katotohanang na-condense niya ang isang Yang Liquid Shield sa kritikal na sandali, hindi niya mapipigilan ang pag-ataking iyon. Bagamat malapit na siyang magbalik ng interes, ngunit ito ay palaging prinsipyo ni Yang Kai na gawin ang mga bagay. Ang paglunok ng kahihiyan ay hindi niya gustong gawin. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, unti-unting binawi ni Yang Kai ang kanyang puot. Hindi siya lubos na nakatitiyak na kaya niyang patayin ang matanda, masyadong mataas ang kaharian ng matanda, kahit na sa mga paraan na nakuha niya ay maaaring hindi niya ito mapatay. Kailangan niyang magplano ng mabuti. Brother Yang, ang ekspresyon ni Tao Yang ay marangal. Sa pagtingin kay Yang Kai, sinabi niya. Napag-usapan lang namin at naramdaman na ang pananatili dito ay hindi isang pangmatagalang solusyon. Brother, ganoon din ang naramdaman ni Yang Kai. Ngayon lang, hindi sila makatakas dahil hindi mabilang na evil spirits ang nagtipon mula sa lahat ng direksyon, kaya walang paraan para makatakas, kaya nakatago lang sila sa gitnang mataas na platform na ito. Ngayon na ang lahat ng kalapit na evil spirit ay nagtipon, ang labas ay walang alinlangan na mas ligtas. Tumigil sandali, nagtanong si Yang Kai. Ano sa palagay mo, gusto na naming umalis dito? Kumunat ang noo ni Chen Yi, ngunit may mga alalahanin din. Kapag umalis na tayo sa mataas na platform na ito, maaaring ma-target tayo ng mga evil spirit na iyon, kaya mahirapan tayong makatakas. Anong gusto mong gawin ko? Itinuring na nila ngayon si Yang Kai bilang kanilang backbone, kaya natural na alam ni Yang Kai na umaasa sila sa kanya. Brother Yang, kaya mo bang lumipad habang pinapanatili ang napakalawak na kalasag na nagtatanggol? Medyo nahihiyang tanong ni Chen Yi. Ang kanilang Ghost King Valley ang may pinakamaraming tao, na sinundan ng apat mula sa Treasure Instrument Sect, at panghuli ang Ho Sisters. Napakaraming tao na gustong protektahan sila ni Yang Kai ay talagang sobra. Bukod dito, hindi nila alam kung gaano karaming Yuan Chi Yang Kai ang natitira para sayangin. Hindi ko pa nasusubukan, pero dapat kaya ko, pinag-isipan itong mabuti ni Yang Kai. Ang pagpapanatili ng ganoong kalaking defensive shield ay tiyak na makakakonsumo ng maraming Yuan Chi, ngunit marami pa rin siyang Yang Liquid na nakaimbak sa kanyang dantian. Kung iyon ang kaso, maaari nating kunin ang panganib. Bahagyang tumango si Chen Yi. Dong dong. Habang pinag-uusapan ng lahat ang bagay na ito, sa hindi kalayuan, isang mabilis at malakas na tibok ng puso ang tumunog. Nang marinig ang tunog na ito, tila ito ay ang pagtibok ng isang malaking puso. Nag-iba ang ekspresyon ng lahat ng lumingon sila sa pinanggalingan ng tunog. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, muling umalangaw-ngaw ang parehong kalabog. Sa pagkakataong ito, malinaw na nakikita ng lahat na nang umalangaw-ngaw ang kalabog, ang Evil Spirit Spring ay talagang umuusad ng marahas. Pupupu. Ang Evil Spirit Spring sa ibaba ng mataas na platform ay biglang tila kumukulo, sunod-sunod na bula ang lumitaw. Sa sandaling lumitaw ang bula, ito ay bumukas, nagpakawalo ng isang pagsabog ng evil energy. Habang pumutok ang bula, ang buong tubig ng Evil Chi Spring sa ibaba ay nagsimulang tumaas ng mabilis. Martial Peak, Kabanata 343. Kapangyarihan ng Soul Skill. Ang mataas na platform na kanilang kinatatayuan ay humigit kumulang 70 hanggang 80 metro sa ibabaw ng lupa. Sa orihinal, pagkatapos ng mahabang panahon, ang antas ng tubig ng Evil Spirit Spring ay dapat na tumaas sa halos 30 metro. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang makapal na likido ng tubig ng Evil Spirit Spring ay tumataas ng napakabilis, na parang sisibog na ito. Ang kutis ng lahat ay hindi maiwasang magbago ng husto. Sa loob lamang ng tatlong paghinga, ang tubig ng Evil Spirit Spring ay kumalat sa kaparehong taas ng mataas na platform at patuloy na tumataas. Hindi maganda. Si Tao Yang ay sumigaw sa alarma, ang kanyang mukha ay puno ng takot habang pinapanood ang lahat ng ito na nangyayari. Ang iba ay nagmamadali ring bumalik sa gitna ng mataas na platform, sa takot na sila ay aksidenteng mahulog at sa tubig ng Evil Spirit Spring. Sa napakaraming tubig ng Evil Spirit Spring na umaagos, huli na ang lahat para makatakas sila. Namumula ang mga mukha ng lahat ng biglang hindi na nila alam ang gagawin. Puno rin ng gulat ang mga mata ng matanda. Bagamat alam niya ang tungkol sa pagkakaroon ng Evil Spirit Spring, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya nito kaya hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Nang makita na ang tubig ng Evil Spirit Spring ay malapit ng bomb alert sa kanila mula sa lahat ng direksyon, alam ng matanda na hindi ito isang lugar na matutuluyan ng matagal. Nagpakawalo ng dagandong, bumangon ng galit sa kanyang puso habang sumisigaw. Kung ayaw mong mamatay, sumama ka sa akin. Habang nagsasalita siya, isang mabangis na pagsabog ng enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan, na nagbukas ng puwang sa pagkumkob ng evil spirits habang ang kanyang Yuan Chi ay sumabog, na pinoprotektahan ang kanyang apat na juniors habang siya ay nagmamadaling pumunta kay Yang Kai at sa iba pa.
Nagmamadali ring sumunod ang mga disipulo ng Free and Unfettered Sect, gamit ang lahat ng uri ng martial skills at artifacts para protektahan ang kanilang sarili, kaya pansamantalang hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa kanilang kaligtasan. Walang pakialam ang ekspresyon ni Yang Kai habang nakapikit ang mata sa matandang lalaki na mabilis na lumalapit sa kanila. Isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Kitang-kita ang layunin ng paglipad ng matanda. Sa isang sandali, ang buong lugar na ito ay babahain ng tubig ng Evil Spirit Spring. Sa oras na iyon, ang mataas na plataforma kung saan nakatayo si Yang Kai at ang iba pa ay magiging tanging ligtas na kanlungan. Sa 20 layer ng True Yang Yuan Chi na nakapatong sa isa't isa, ito ay higit pa sa sapat upang labanan ang kaagnasan ng Evil Spirit Spring. Sa krisis sa buhay at kamatayan na ito, nagpa siya ang matanda na makipagsapalaran. Tumipad papalapit, hindi nagmamadaling umatake ang matanda. Sa halip, tumingin lang siya kay Yang Kai at sinabi, "Munting kaibigan, maraming hindi kasiya siyang bagay sa pagitan natin. Ngunit sa oras na ito, ang matandang ito ay hindi mag-aaksaya ng oras sa iyo. Paano kung hilingin mo sa iyong mga kaibigan na sumuko ng ilan upuan?" Tumingin si Yang Kai sa kanya ng nanunuya. "Hindi mo ba nakikita na puno na ang tagiliran natin?" Nagdilim ang mukha ng matanda, at nag-aalalang sinabi niya. "Kaya nga hiniling ko sa iyo na magbigay ng ilang upuan. Sa kakaibang pagkilos ng Evil Spirit Spring, hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Kung wala itong matandang guro, isang Immortal Ascension Boundary Master, anong pagkakataon ang mayroon kang mabuhay? Ang mga kaibigan mong ito ay may iba't ibang lakas. Bakit hindi mo nalang ipadala ang ilan sa mga mahihin? Kailangan mong malaman na ang paggawa ng mga bagay na maginhawa para sa iba ay ginagawang comfortable rin ang mga bagay para sa sarili mo. Senior." Nag-aalalang tawag ni Yuchi. Sa pakikinig sa mga salita ng matanda, tila wala siyang balak na isama ang mga tao ng Free and Unfettered Sect, kaya natural na sabik siya. Nang marinig ito ng iba, galit din silang tumingin sa matanda. Nang sabihin niya ito, halata na gusto niyang lumabas ang mga taong ito at mamatay sa kanilang lugar. Tumisi si Yang Kai at umiling. "Ito ay medyo maginhawa para sa akin ngayon. Kaya ayokong gawing madali ang mga bagay para sa iba. Junior, ikaw ang nagtanong." Puno ng galit ang mukha ng matanda habang galit na sumigaw. Ang Evil Spirit Spring ay tumataas ng pataas, kaya wala na siyang oras na sayangin. "Kung ang Old Master na ito ay walang magandang oras, huwag mong isipin na magkakaroon ka rin ng magandang oras. Malaya at walang harang na sekta, sumali sa Old Master na ito at itaboy sila. Sa pamamagitan lamang ng pagsakop sa mataas na platform na ito makakaligtas ka." Sigaw ng matanda. "Mabuti." Tuwang-tuwa si Yuching at hindi nag-atubiling sumang-ayon. Sa mataas na plataforma, ang ekspresyon ng lahat ay malungkot sa sukdulin. Ang matandang ito ay halatang parang sulok na aso na tumatalon sa pader. Sa pag-atake sa kanila ng isang Immortal Ascension Boundary 5th Stage Master at 7 o 8 Yuan Chi Masters, hindi nila alam kung makakalaban nila. Tanging si Yang Kai lamang ang bahagyang nakangiti habang nakatitig sa matanda ng may paghamak at pangungutya. Kong! Isang Fire Dragon ang biglang lumabas mula sa mataas na platform at lumipad patungo sa grupo ng matanda. Hindi alam kung sino ang nagkusa sa pag-atake. Ang mataas na platform na sakop ng defensive barrier ng True Yang Yuan Chi ay naging tanging lugar upang iligtas ang kanilang buhay. Walang gustong sumuko, kaya't sa sobrang pagmamalabos ng matanda, natural na hindi mapigilan ng ilang tao ang kanilang sarili. Sa susunod na sandali, iba't ibang martial skills at artifacts ang pinakawalan. Ang grupo ng mga tao sa paligid ng matanda ay hindi nang ahas na magpakita ng kahinaan at gumanti rin ng pabor. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng isang round ng paghaharap, nakita ng mga tao sa mataas na plataforma na hindi maganda ang sitwasyon. Ang lahat ng kanilang pag-atake ay naharang ng matandang lalaki, isang Immortal Ascension Boundary Master. Kahit na ang matanda ay gumawa ng maraming pagsisikap upang harangin sila, nagawa pa rin niya ito. Sa kabilang banda, ang mga pag-atake ng mga Yuan Chi Cultivator sa likod ng matanda ay naging sanhi ng pagkataranta ng mga tao sa mataas na platform. Saglit na namutla ang mukha ng lahat. Sa pagharang ng isang Immortal Ascension Boundary Master sa harapan, kahit na gusto nilang patayin ang mga tao sa likod nila, hindi nila magagawa. Sa maikling panahon, muling bumangon ang Evil Spirit Spring at malapit nang lumunin ang grupo ng mga tao. Ginamit din ng 4 na binata sa tabi ng matanda at ng Free and Unfettered Sect Disciples ang bawat onsa ng lakas na mayroon sila, desperadong itinutulak ang kanilang True Chi sa limitasyon habang naglulunsad sila ng matinding pag-atake. Tulad ng para sa matanda mismo, ang kanyang malaagilan na mga mata ay nakalock kay Yang Kai. Ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na ang misteryosong binata na ito ay kakaiba at tiyak na may hindi kilalang paraan. Kung sa ibang pagkakataon, maingat niyang sinisiyasat ang binatang ito upang pigilan ang sarili sa pagtaob, ngunit sa kritikal na sandaling ito, paano siya magkakaroon ng paglilibang na gawin iyon? Kumakaway ang kanyang kamay, isang malaking pumprint ang bumaril kay Yang Kai, na nagbabalak na patayin si Yang Kai sa isang iglap. Malamig na bamantong hininga si Yang Kai at itinuro ang kanyang daliri sa harap, na tinawag ang isang pulang dugo na kalasag sa kanyang harapan. Kong! Tumama ang pumprint sa Yang Liquid Shield, agad itong nabasag, ngunit nagawa pa rin itong harangan ang suntok ng matanda.
Hindi na hinintay ang pag-ataking muli ng matanda, biglang sumambulat ang isip ni Yang Kai nang hindi nakikitang enerhiya. Tahimik na nilalampasan ang kalasag ng matanda at kumikislap sa karamihan ng tao sa likuran niya. Nagbago ang ekspresyon ng matanda. Sa sandaling iyon, tila alam niya ang kapangyarihan ng kanyang divine sense. Bago pa niya maisip kung ano ang nangyayari, sa likod niya ay biglang sumabog ang isang purple halo. Ang pagsabog ng liwanag ay bumuo ng hugis pamaypay, na bumalot sa apat na kabataang disipulo ng matanda at sa mga disipulo ng Free and Unfettered sect. Habang kumakalat ang tahimik na pag-atake, ang mga eksperto sa True Element Boundary ay biglang nataranta, at ang kanilang mga mukha ay lumibot sa sakit. Kaagad pagkatapos nito, isa pang pagsabog ng liwanag ang sumabog. Ang ikatlong pagsabog. Napahawak si Yu Qing sa kanyang ulo, dahil sa matinding sakit na naging dahilan para hindi niya mailipat ang kanyang Yuan Qi, na naging dahilan upang mahulog muna siya sa pool ng Evil Spirit Spree. Habang nahulog ang kanyang katawan sa Evil Spirit Spree, sunod-sunod na tunog ang umalangaw-ngaw, at sa bilis na nakikita ng mata, mabilis na naagnas ang mga damit at laman ni Yu Qing, na naiwan lamang ang mga puting buto. Bilang karagdagan kay Yu Qing, ang mga disipulo ng Free and Unfettered sect at ang apat na juniors ng matanda ay dumanas din ng katulad na dagok. Ang ilan sa kanila ay nahulog kasama ni Yu Qing habang ang iba ay direktang pinaghiwahiwalay ng mga evil spirit. Sa isang kisap mata, ang matanda na lang ang natitira sa kanyang kampo, at sa hitsura nito, tila may ilang mga sugat siya. Deng 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 deng. Nagmamadaling umatras ng ilang hakbang ang matanda, baka sa mukha nito ang takot habang nakatitig kay Yang Kai, nanginginig ang boses habang bumubulong. Soul skill. Ang mga labi ni Yang Kai ay pumulupot pa itaas habang ang isang napakatalino ng ngiti ay lumitaw sa kanyang mukha. Paano ito posible? Ang ekspresyon ng matanda ay lubos na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Isa lang itong Yuan Qi 6th Stage Cultivator, paano siya magpapakita ng soul skill? Bukod dito, medyo pamilyar ang soul skill na ito, malinaw na ito ang ginamit ng soul type evil spirit kanina, ngunit ang saklaw ng pag-atake ay bahagyang binago ng binatang ito. Ito ay isang soul skill. Mapanuksong tinitigan ni Yang Kai ang matanda. Nakuha ko ito mula sa source na iyon ngayon lang. Matandang lalaki, patay ka na. Imposible. Medyo mabangis ang ekspresyon ng matanda. Bagamat ang tatlong halos ngayon ay hindi siya malubhang nasaktan, ang kanyang divine sense ay medyo nasira, at ang sakit sa kanyang ulo ay nananatili pa rin. Kahit na maaari mong maunawaan ang isang soul skill mula sa source na iyon, nang hindi nililinang ang iyong divine sense, ikaw hindi maipapakita. Pagkasabi nito, muling nagningning ang mga mata ng matanda habang hindi makapaniwalang nakatitig kay Yang Kai. Hindi kaya pinayagan ka ng source na iyon na linangin ang iyong divine sense. Ipagpalagay na lang natin. Tumawa si Yang Kai, hindi nagabala na magpaliwanag. Ang kanyang divine sense ay matagal nang nilinang, at ang kasalukuyang espiritual na enerhiya ni Yang Kai ay medyo malakas, kung hindi, hindi siya makakapagpakita ng tatlong magkakasunod na kasanayan sa kaluluwa at kalmado pa rin. Kahit na ang isang master na nakalusot sa Immortal Ascension Boundary ay hindi makapagpakita ng tatlong magkakasunod na soul skills. Sa mataas na platform, lahat ay nagulat kay Yang Kai. Walang sino man sa kanila ang umasa na sa kritikal na sandaling ito, muling babaguhin ni Yang Kai ang takbo. Hindi nagtagal ang oras na nakipag-ugnayan sila kay Yang Kai, ngunit sa maikling yugtong ito, sunod-sunod na ipinakita ni Yang Kai ang hindi kapanipaniwalang paraan, paulit-ulit na gumagawa ng mga himala. Alam ng lahat na kung hindi nila nakatagpo si Yang Kai sa paglalakbay na ito sa Evil Cavern, malamang na ilang ulit silang namatay. Hindi pa banggitin ang negaliligtas buhay na biyayang ito, sapat na ang kakaiba at makapangyarihang lakas ni Yang Kai para lihim na magpas siya ang lahat na kaibiganin siya at hindi magkaroon ng anumang salungatan sa kanya sa hinaharap. Tinitigan ng matanda ang Evil Spirit Spring sa ibaba na may masakit na ekspresyon. Ang apat na juniors na pinagsikapan niyang protektahan ay bumagsak na lahat ngayon, kaya natural, ang kanyang pagkamuhi kay Yang Kai ay umabot sa kumukulo. Saglit na nag-aalangan, biglang tumalikod ang matanda at lumakad palayo, bumubulong. Bata, mabuti pang mabuhay kang mabuti, balang araw ay balatan ka ng buhay ng matandang master na ito. Kahit na pinagkadalubhasaan ni Yang Kai ang isang soul skill, ang matanda ay hindi natatakot sa kanya. Ang kinatatakutan ng matanda ay ang mabilis na pagtaas ng Evil Spirit Spring sa ibaba. Dahil hindi mabilis na sakupin ng mataas na entablado, sinubukan na lamang ng matanda na tumakas at tingnan kung makakatakas siya dala ang kanyang buhay. Gusto mong tumakbo? Sa tingin mo kaya mo? Malamig na sigaw ni Yang Kai, direktang tumalon mula sa mataas na platform, mabilis na hinabol ang matanda, ang kanyang figure ay tumalon, ang kanyang divine sense ay kumikislap sa kanyang isipan, ngunit sa pagkakataong ito ay medyo iba sa nauna. Na-condense sa isang punto, ito ay nag-transform sa isang lilang guhit ng liwanag at bumaril patungo sa ulo ng matanda. Isa rin itong soul skill na nakuha mula sa soul type evil spirit, ngunit ang nauna ay isang malaking area of effect attack habang ang isang ito ay isang target na pag-atake. Ang dalawa ay may ilang pagkakatulad, ngunit ang mga pamamaraan na ginamit ay magkaiba. Malinaw na hindi inaasahan ng matanda na si Yang Kai ay magkakaroon ng ganitong uri ng kasanayan at nahuli siya ng lilang bahid ng liwanag.
Ang kanyang katawan ay nanginginig habang siya ay nahulog, kalahati ng kanyang katawan ay nahulog sa Evil Spirit Spring. Marshall Peak, Kabanata 344. Gumawa uli ng himala. Napasigaw ang matanda habang pilit niyang itinutulak ang kanyang Yuan Chi para labanan ang Demonic Chi na sumalakay sa kanyang katawan. Pero kahit anong pilit niya, patuloy pa rin ang pagkalat ng kakaibang aura na parang tinta. Hanggang ngayon ay mabilis pa rin itong kumakalat sa kanyang katawan. Ang tapang ng matanda ay ganap na nabasag, at ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang subukang umakyat, ngunit tila may napakalaking puwersa ng pagsipsip na nagmumula sa Evil Spirit Spring Water, na parabang mayroong isang higanteng hindi nakikitang kamay na humihila sa kanya pababa patungo sa ibaba. Para siyang nahulog sa latian ng hindi sinasadya, at habang sinusubukan niya, mas mabilis siyang nahulog. Sinamantala ni Yang Kai ang pagkakataong ito upang lumipad sa itaas ng ulo ng matanda. Gamit ang magkabilang palad niya, mabangis na humampal si Yang Kai sa momentum ng isang bundok. Ginamit ni Yang Kai ang kanyang Burning Sun's three-layer blast at soul skill ng sabay. Nagpadala si Yang Kai ng isang serye ng mga pumprint na ang bawat isa ay naglalaman ng malabong lilang glow. Desidido si Yang Kai na patayin siya. Ang lakas ng Immortal Ascension Boundary 5th stage ng matanda ay parang tigre sa hola. Hindi maipakita ang kanyang buong lakas, ang matanda ay pinilit na pumasok sa Evil Spirit Spring ni Yang Kai. Isang matinis na sigaw ang umalangungaw. Malabo, makikita ang matanda na nagpupumiglas at lumalaban sa ilalim ng parang tinta ng bukal na tubig. Gayunpaman, hindi niya nagawang makawala mula sa mga tanikala ng masamang enerhiya sa tubig ng bukal. Palalim ng palalim ang paglubog niya, at unti-unting nawala. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala rin ang boses ng matanda habang siya ay namatay sa isang marahas na kamatayan. Medyo naging pangit din ang ekspresyon ni Yang Kai. Hindi niya inaasahan na ang Evil Spirit Spring na ito ay napakalakas na kahit na ang isang Immortal Ascension Boundary Master ay hindi makawala mula rito. Noong ginamit niya ang Evil Spirit Chi sa kanyang Unyielding Golden Skeleton, malaya siyang nakakalangoy sa Evil Spirit Spring, ngunit kung may mahulog pa rito. Natakot si Yang Kai na hindi sila magiging iba sa Free and Unfettered Sect. Sa mataas na platform, ang defensive barrier ni Xin Yang Yuan Chi. Kakayanin ba nito? Sinulyapan ng matanda na may bahagyang pag-aalala, mabilis na umatras si Yang Kai. Matapos gamitin ang kanyang espiritual na enerhiya ng maraming beses, siya ay talagang pagod at nanghihina, ngunit si Yang Kai ay hindi pa rin nagpakita ng kahit kititing na senyales nito. Paglipagpabalik sa mataas na platform, lahat ay nagpipigil ng hininga habang nakatitig sa kanya, tila hindi makapaniwala na isang master ng Immortal Ascension Boundary 5th stage ang napatay niya. Kahit alam ng lahat. Ito ay hindi sariling kakayahan ni Yang Kai, bagkus ang kanyang pag-asa sa Evil Spirit Spring, ngunit kahit na ganoon, ito ay sapat na nakakagulat. Ahem. Mukhang tayo na lang ang natitira dito. Mahinang umubo si Shen Yi, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Oo, patay na silang lahat. Tumingin si Leng Shan sa bakanteng entablado sa kabilang panig, pakiramdam niya ay nasa panaginip siya. Ghost King Valley ang Free and Unfettered Sect sa pagkakataong ito, kaya nag-aalala siyang maparusahan ng kanyang guro sa kanyang pagbabalik, ngunit hindi niya inaasahan na si Yu Qing at ang iba pa ay mamamatay lahat, ang resulta ay lubos niyang ikinatuwa na makita. Walang sino man mula sa Free and Unfettered Sect ang nakabalik ng buhay, kaya natural na wala sa kanila ang nakakaalam kung ano ang nangyari dito. Taas na. Sigaw ni Tao Yang habang nakatingin sa labas na may mabigat na ekspresyon. Sa sandaling ito, muling sumabog ang Evil Spirit Spring sa labas, at mabilis na tinakpin ng bumubukol na tubig ang mataas na platform, mabilis na tumaas ng ilang dosenang talampakan, na puno ang buong Evil Cavern. Tumingon sila at tumingin sa paligid. Maliban sa mataas na plataforma, napapaligiran sila ng tubig sa bukal. Hinaranggan ng madilim na tubig ang lahat ng liwanag. Para silang nagtatago sa isang bula sa ilalim ng dagat. Sa pamamagitan ng defensive barrier, makikita paminsan-minsan ang ilang masasamang espiritu na gumagala sa tubig ng bukal. Hindi maiwasan ng lahat na matuwa sa kanilang mga puso. Buti na lang at hindi sila nagmamadaling umalis sa mataas na platform ngayon, kung hindi, nilamon na sila ng spring water na ito bago sila makatakas. Silala. Nang ang tubig ng bukal ay dumating sa kontak sa True Yang Yuan Chi defensive barrier, nagkaroon ng pagsabog ng mga paputok na tunog habang ang dalawang magkasalungat na enerhiya ay nagbanggaan, na mabilis na inuubos ang enerhiya ng isa't isa. Sa ngayon, naging tensang mode ng lahat habang nakatitig sa defensive barrier. Sa kasong ito, kung masira ang defensive barrier, maliban kay Yang Kai, mamamatay ang lahat. Dong dong. Ang tunog na nagmumula sa Evil Spirit Spring ay naging mas matindi, na naging sanhi ng tibok ng puso ng lahat ng nasa mataas na platform na hindi sinasadyang bumilis. Lahat sila ay nasa tenterhooks, hindi alam kung ano ang malapit nang mangyari. Poo! Umalangungaw ang tunog na nabasag. Sumigaw si Zhao Rong ng Treasure Instrument Sect, ang kanyang magandang mukha ay namutla. Mukhang nasira ang unang layer ng defensive barrier. Totoo ba yan? Naging berde rin ang mukha ni Cheng Ying. Gaano katagal na mula noong nawasak ang unang layer ng defensive bar? Sa bilis na ito, sa mas mababa sa isang stick ng insenso halaga ng oras, ang mataas na platform ay hindi naligtas. Totoo, nakita ko, sumigaw si Zhao Rong. Minsan, hindi ganoon kitakat ang kamatayan.
Ang isang biglaang hampas ng espada ay maaaring wakasan ang buhay ng isang tao bago pa man nila ito maramdaman. Ang kakilakilabot ay ang pakiramdam ng paghihintay sa kamatayan, ang walang katapusang pagdurusa ng pagkabalisa at takot. Naramdaman nito ang isang taon. Paano kung masira ang lahat? Tanong ni Cheng Ying na may malungkot na mukha. Huwag mo ngang lokohin yan. Saway ni Leng Shan. Kaagad, lumingon ang lahat at tumitig kay Yang Kai. Parang akala nila ay makakagawa pa siya ng panibagong milagro at iikot ang alon. Kumuso si Yang Kai at sinabing, kaya ko pa rin ay condense ang ganoong defensive barrier. Tumiwanag sa tuwa ang mukha ng lahat at hindi napigilan ni Chen Yi na matawa. Alam kong siguradong may mga panlilin lang si Brother Yang, haha. Ngayon hindi na kailangang mag-alala. Ang pagtatago sa loob ng defensive barrier ay lubhang ligtas. Bukod sa kaunting takot, wala nang ibang dapat ikabahala. Bahagyang kumunat ang noo ni Tao Yang. Tinitigan si Yang Kai nang may pag-iisip, mabilis siyang nagtanong. Brother Yang, ilang layer pa ba ang maaari mong eye condense? Sinuri ni Yang Kai ang Yang liquid sa loob ng dantian at mahinang sinabi. Hanggang ikalimang layers pa, sumipsip si Tao Yang ng malamig na hangin. Tinitigan niya si Yang Kai na parang isa siyang halimaw. Ang dami ng Yuan Qi na nakapaloob sa defensive barrier na ito ay napakalaki na, 50 layers. Halos hindi maisip ni Tao Yang kung paano nagkaroon ng napakaraming Yuan Qi si Yang Kai sa kanyang katawan. Ngunit kaagad, kumunot muli ang kanyang noo at nag-aalalang sinabi. Ang susi ay kung kailan mawawala ang spring water na ito. Kahit nagawin ni Brother Yang ang kanyang makakaya, natatakot akong mapanatili niya ito ng kalahating oras. Kung ang spring water ay nandoon pa rin pagkatapos ng kalahating oras, tapos. Sumimangot din si Yang Kai, ito ang kinatatakutan niya. Bagamat hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa sarili niyang kaligtasan, narito pa rin ang Ho Sisters. Hindi niya kayang tumabi at panoorin silang mamatay nang walang ginagawa. Sila ay isang pares ng kambal na kapatid na babae. Noong mahina pa si Yang Kai, naging mabuti sila sa kanya. Pinahahalagahan din ni Yang Kai ang kanilang pagkakaibigan. Sinabi niya na 50 layer, ngunit iyon ang pinakakonserbatibong pagtatantsa. Kapag dumating ang oras na iyon, gagawin niya ang lahat para mailabas ang Ho Sisters. Ibabalot niya ang mga ito sa sarili niyang Yuan Qi at hindi niya hahayaang masaktan. Ang dahilan kung bakit siya naririto ay gusto niya Yang Kai na gawin ang kanyang makakaya. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang magandang relasyon sa Ghost King Valley at Treasure Instrument Sect. Isang tao lang siya, kaya hindi niya kayang alagaan ang napakaraming tao. Bagamat medyo makasarili siya, sa krisis na ito, ang mga kakilala niya lang ang kaya niyang pangalagaan. Para sa isang oras, lahat ng nasa mataas na platform ay medyo nag-aalala at hindi mapalagay. Tahimik na sinulyapan ni Ho Mei si Yang Kai, ngunit walang bakas ng pag-aalala sa mukha nito, samandal lang ito sa kanya. Napansin ni Hu Zhao Er ang maliit na paggalaw ng kanyang kapatid at ngumiti lang siya ng mapait, umiwas ng tingin. Tama, may balita ka ba tungkol sa aking Grandmaster? Ang pag-aalala ay hindi magandang ideya, kaya tumigil na lang si Yang Kai sa pag-iisip tungkol sa kasalukuyang sitwasyon at tumayo sa tabi ni Ho Mei Er, tahimik na nagtanong sa kanya tungkol sa sekta. Ang iyong Grandmaster. Nagtatakang tumingin sa kanya si Ho Mei Er, ngunit dahil masyadong malapit ang distansya, mabilis niyang iniwas ang kanyang mga mata. Ling Taishu, tumanggo si Ho Mei Er, bahagyang kumunot ang kanyang noo habang nag-iisip. Hindi namin alam. Ang alam ko lang isang gabi, isang malaking labanan ang sumiklab sa inyong High Heaven Pavilion. Tila ang Kyu family ng Central Capital ang nagdala. Ang mga tao ay gumawa ng kaguluhan. Ang labanan ay tumagal ng mahabang panahon, at narinig ko mula sa aking ama na si Sect Master Ling ay tila nakapasok sa Above Immortal Ascension Boundary. Ang Sect Master Ling ay talagang kamanghamangha. Ano ang resulta ng labanan na iyon? Nag-aalalang tanong ni Yang Kai. Mukhang draw. Napakalakas ni Sect Master Ling, at sa tulong ng apat na elder, ang mga master ng Kyu family ng Central Capital ay naitaboy lahat, ngunit simula noon, nawala si Sect Master Ling at ang iba pa. Mabuti yan. Hindi mapigilan ni Yang Kai na gamaan ng damdam. Bagamat alam niyang hindi ma-accident ang kanyang Grandmaster, kung tutuusin, matagal na siyang walang narinig na balita tungkol sa kanya, kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pag-aalala. Ngunit dahil sa pagkakasangkot ng iyong High Heaven Pavilion, ang ating Blood Battle Gang at ang mga tao ng Stormhall ay hindi pinalad na mamay. Pinandilatan ni Ho Mei Er si Yang Kai, tila galit ngunit masaya rin, ang kanyang tono ay hindi naglalaman ng kahit kititing na bahid ng pagsisisi anong nangyari. Ang Demon Lord ay nagmula sa iyong High Heaven Pavilion, at ang Kyu family ng Central Capital ay nagpadala din ng mga tao na tinanggihan mo. Bukod dito, ang Kyu family ay tila nawala ng isang mahalagang tao na hindi pa naririnig mula sa. Ang mga taong iyon ay napaka-overbearing and even put the blame on our Blood Battle Gang and Stormhold. Napilitan ang dalawang sects namin na lumahok sa pagkumkum sa Ashgrey Cloud Evil Land para patunayan na inosente kami. Kaya naman napadpad kami ng kapatid ko dito. Mahinang paliwanag ni Ho Mei Er. Sa pakikinig sa kanya, naunawaan ni Yang Kai kung bakit lumitaw ang magkapatid na babae sa Ashgrey Cloud Evil Land. Dapat ay kinaladkad sila dito para lumaban at nauwi sa hiwalay sa iba pang grupo.
Hindi pamilyar sa lugar na ito, habang lumalalim sila, mas nakatagpo nila ang grupo ng mga hamak na iyon mula sa Free and Unfettered sect, na pinipilit silang pumasok sa Evil Cavern. Binibiro lang kita, hindi ko sinisisi ang High Heaven Pavilion mo, hindi makatuwiran ang mga taong iyon. Nakita ni Homier ang katahimikan ni Yang Kai at naisip niyang medyo galit ito, kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkataranta. Emf, alam ko, medyo madilim ang mukha ni Yang Kai, mabilis na iniba ang paksa. Paano si Suyan? May narinig ka bang balita tungkol sa kanya kamakailan? Hindi. Malinaw na hindi alam ni Homier na si Suyan at ang iba pa ay dumaan sa Void Corridor at ngayon ay 10,000 kilometro ang layo, nanginginig ang kanyang ulo. Wala nang tao ang iyong High Heaven Pavilion. Matapos mawala ang mahalagang pigirya ng pamilya Q, sinunog ng mga invading master na iyon ang buong High Heaven Pavilion. Ngayon ay isang sira. Huminga ng malalim, sinabi ni Kay Yang sa malalim na boses. Naiintindihan ko, ikaw. Huwag kang mag-alala. Nakita ni Homier ang pangit na ekspresyon ni Yang Kai at hindi niya alam kung paano siya aliwin, sa halip ay nagkusa na kunin ang kanyang kamay at marahan itong pisilin. Nagulat si Yang Kai sa kanya. Ibinaba ni Homier ang kanyang ulo at hindi umimik, iniisip na baka siya ay mamatay sa lalong madaling panahon, ngunit sa anumang kaso, hindi siya bumitaw. Parang hindi siya naging mapangahas sa harap niya. Noong nakaraan, siya ay naging matapang sa pangakit sa kanya, ngunit pagkatapos na linangin ang Twin Chi Shared Spirit Divine Art, ang kanyang ugali ay naapektuhan ng husto ng kanyang kapatid at hindi na napigilan gaya ng dati.